Hindi ka pa magigising, Dad. Hindi na pa magigising ka. Ano kayo? Buhay mayaman? Ha? Ngayon kayo gigising? Mauna ka pa kayo sikat ang araw. Gumising ka na dyan pag ako nakapanig. Grabe talaga sa Almildred, no? Sa ang buhay na alarm clock di sa baray natin. Gumising ka na diyan. Mamaya ikaw naman marinig yan. Ako talaga nakapanik diyan. Audrey, gisingin mo na nga yung pizza mo. Tanya! Tanya! Audrey, gisingin gising ka na dyan. Nagagalit na si Tia. Ikaw lang, agaga mo nang magising eh. 10 minutes pa. Ha? 10 minutes? Banya naman, gumising ka na. Mamaya akitin ka ni Tia dyan. Audrey, inaantok pa ako eh. Hindi ko alam kung kayo nagmana. Manang-mana kay sa tatay ko. Marika talaga kay Tia kapag hindi ka pa bumangon dyan. Nakasalubong ko si Leila kanina. Pupunta lang daw siya sa kaibigan niya. Ang panay mo, saan natutunan yan? Nga pala, si Marvin, dumating na ba? Wala pa nga eh. Kanina ko pa rin naantay. Ano na kaya nangyari dun? Tanya! Hindi ka pa ba talaga dyan po bangon? Kanina pa talaga ako nagigigil sa iyong bata ka. Pag ako nakapalit dyan. Ay nako, si Almildred talaga, di na nagbago. Siguro kay umalis dati nakatira dyan. Dahil narilid eh sa bunganga niya. Talagang ako'y kanina pa kaping kape. Hanggang ngayon wala pa rin bumibili ng kape doon. Talagang Tanya, nasakit ang ulo ko sa iyo. Tanda mo ba? Wala naman sila naging reko sa landlord dyan. At magtataka ka, bakit sila aalis? Mabait, maganda magbayad. At isa pa, saan gandikit kaya sila mismong may-ari ng bahay na yan? Ang dami mong alam. Marinig sana ni Aling Mildred. Hoy, Audrey. Nasaan yung pinsan mo? Tia, nagtitiklop lang po ng higaan. Nagtitiklop? Nagtatangkol mo na naman yan. Tingnan mo yung itsura ng pinsan mo kung nagtitiklop ang ganyang itsura. Hindi pa nakakapagsuklay, tanghali na. Bilan mo ako ng kape? Sabi ko nga po, bibili na ako. Bakit mo ako tinititigan? Wala lang. Baka gusto mo dukutin ko yung mga mata mo. Epal? Sira ng karang po. Baka talaga ng babaeng yun. Manaman sa nanay niya. Nasaan kaya siya? Busy kaya yun? Pinagalitan na naman kaya siya ni Aling Mildred? Grabe. Huwag naman sana. Hoy, Charles! Mukha kong likba. Aba! May natitipon ka sa anak ni Aling Mildred na! Ha? Hoy, otoy! Huwag na magsinungaling! Halatang halata sa kinikilas mo! Hoy! Hay nako, kuya! Ayoko yung mga ngitian mo, ha? Bakit? Bawal na bang umiti ngayon? Oo! Lalo na't kumikinalaman sa pamilyang yun. Bakit ka ba nagkakaganyan? Aba! Paano ba naman kanina, kuya? Nakasalubong ko si Tanya. Sinabihan ba naman ako dudukutin daw yung mata ko? Napaka talaga ng babaeng yun. Kaya, kuya, wag na wag kang papatol sa kahit sinong may connection sa pamilyang yun. Ayoko magkaroon ng malditang dugo, no? OA ka! Hindi rin kayo magiging anak, no? Kaya walang mananalaytay na dugo mo sa dugo nila. Kahit pa! Ayoko magkakoneksyon tayo sa kanila. Tia. Bakit? Nasaan na yung kapeng pinatitimpla ko? Tungkol po dun sa kape, wala pa po kasi si Tanya. Kaya wala pa rin pong kape. Napakatagal ng babaeng yan. Masyado bang mabigat yung sabon at kape? Tia, ako na lang pong bibiling kape. Oo, ikaw nang bumili at baka mamaya pang hapon yun. Umanda talaga sa akin yung babaeng yan. Ano na lang kung emergency yung utos sa kanya, edi nagkandamatay na yung naghihintay sa kanya dito? Ay, ako. Kalma ka lang, Mildred. Huwag mo masyadong kadibdibin, may likod ka pa. Ay, nako! Mas lalong uminit yung ulo ko nung nakita ko yung pagmumukha mo. Kaya pwede ba, mas alis ka na dito? Kakasurat. Pasabot. Leila,
Tita Jordy, ako muna magbabantay ng tindahan. Umuwi muna kayo para makapaglaba kayo. Pamangkin, nilalanggat ka ba? Pero sige, minsan lang naman. Maglalaban muna kami ni Laila. Pamangkin, bawal mangupit ha. Tama, ako lang pwede mangupit dito. Huh? Kailan ba ako nangupit dito? Walang record to. Kuwarang tendero ako. Tara na nga, mamaya magbago pa is ni Kuya. Ikaw humawak niya. Ako pa talaga, tita. Napakawakso mo. Pabili po. Ano yun? Marami kaming sari-saring tinda dito sa aming tindahan. Ano ang iyong nais? Kape lang naman. Alam mo bang kape lang ang aking nais? Gusto ko lang na makapiling ka habang buhay. Okay. Okay lang din bang kunin ko na yung kape binibili ko? Nagagalit ka kasi ang tila ko. Ito, pasensya na. Nagmamahal lang. Sandali! Pwede bang pakinggan mo muna ako? Ano bang sasabihin mo? Ako yung kape mo. Okay? Bakit kasi ang isasagot mo? Bakit? Kasi all in one, hindi ka pa iiwan. Okay. Sige na, alis na ako. Next time na lang, salamat sa pick-up lines. Sinabi niya bang salamat sa pick-up lines ko? Pagka ganun ba may pag-asa ako sa kanya? Parang gusto kong hugasan ulit ang pinggan sa bahay kahit hugas na. Magtinda kaya ako 24 hours ngayon? Hay nako! Tapos na lang akong magkape. Wala pa si Tanya. Sino man, bakit naisipan pa ni Nani na pabilin ako sa imong baryo? Grabe. Hindi ko akalain na matagal ko na palang kilala si Audrey. Wala pa kaming tindahan noong mga panahon na yon. Ang layo lagi ng nilalakad ko para makabili lang ng mga kailangan namin sa bahay. Mantika, asin, luya. Mantika, asin, luya. Ha? May luya ba dun? Ay hindi! Bawang yun! Mantika, asin, bawang. Mantika, asin. Ayos ka lang ba? Oo. Ayos lang ako. Sigurado ka bang ayos ka lang? Oo, salamat ha. Medyo na-flat lang yung bike, pero okay lang naman. Sigurado ka? Gusto mong ihatid na kita? Ay, hindi na. Sige. Pero ayos lang ba na sumabay na ako sa'yo paglakad? Okay. Ako na magdadala sa bike mo. Salamat. Sigurado ka bang ayos ka lang? Tingnan mo, laki ng sugat mo. Oo, ayos lang ako. Ano nga pala pangalan mo? Audrey. Audrey? Ang ganda naman ng pangalan niya. Taga saang baryo ka? Taga Baryo Maligalig. Oh, sakto! Taga Baryo Maligalig din ako. Saan nga pala punta mo? Sa tindahan. Sakto, patindahan din ako. Sabay na tayo. Doon kami unang nagkakilala. Sa totoo lang, hindi niya ako kilala sa pangalan. Pero siya, simula nung nalaman ko yung pangalan niya, hindi ko na ito nalimutan.
Bakit ang katitig sa'yo yun? Tiyaan mo na. Hindi ko na lang din pinapansin. Uy, yung ginagawa mo? Umaharam. Thank you. Naku, tama lang yung dead mahim mo si Charles. Deserve niya naman. Charles? Sino yun? Ha? Akala ko namang kilala mo yung dumudungaw dito. So, Charles pala pangalan niya? Oo. Pangalan pa lang halatang lolokohin ka na. Mukha naman siyang mabait. Mukha lang. At paano mo naman pati nasabi, bihira ka nga lang lumabas. Wala, feel ko lang. Mabait din naman kasi si Mang Jacob. Hindi naman lahat ng puno ay sharing ang bunga. Sige, Insan. Tutulungan ko lang magluto si Tia, ha? Bye. Tayo sa akin. Alright, guys! Bakit mo tinititigan yung pinsan ko? Masas ka? Baka gusto mong tukitin ko yung mata mo. Hoy ka din! Bawal ka dito! Baba, tapang mo, wala ka namang ngipin. Babas ka sa tindahan niya! Ayoko nga! Go, girl! Kagatay mo nga yan! Baka mo? Layla, Tita Jordy, huwag niyo napatulan. Tanya, napatingin lang ako sa bintana niyo. Pasensya na kung naging masama yung dating sa inyo ng pinsan mo. Aba! Bakit ka nangihingi ng tawad dyan? Oh, ano nangyayari dito? Paano po kasi nag-iiskandalo dito sa Tanya? Oy! Ang ginagawa mo dyan, bata ka? At ano nangyayari dito? Okay lang po ba na sa loob na lang tayo ng bahay mag-usap-usap? Baka po kasi may makakita sa atin dito. Nakakahiya naman po. Mas mainam nga para magkaintindihan tayo. Ano na namang ginawa mo, bata ka? Sakit ka talaga sa ulo. Ano bang nangyari? Bigla po kasi kami sinugod ni Tanya! Kuya? Ang OA ha? FYI, hindi naman yung pinunta ko doon. Kundi si Charles na tinititigan yung pinsan ko. Hoy, masama na bang tingin ng pinsan mo? Good ba yun? Teka nga. Ano ba kasi yung tungkol sa pagtitig-titig na yan? Ano bang ginawa mo, Charles? Wala po kasing masamang ginagawa ang kuya ko. Sadyang madumi lang po talaga ang isip ni Tanya. Sabi mo? Sandali lang. Hindi din naman kasi ikaw ang tinatanong ko. Charles, wala ka bang gustong sabihin? Mildred, hindi ba parang sobra naman? Okay lang naman nakausapin niyo ang anak ko pero sana huwag yung pinagbibintangan niyo agad siya. Tama si Itay. Hindi ko siya pinagbibintangan. Tinatanong ko lang. Aba, paano natin ito maayos kung di magsasalita si Charles? Pasensya na po talaga, Aling Mildred. Kung humantong pa po sa gantong sitwasyon, gusto ko lang din ang humingi ng tawad sa'yo, Tanya. Wala naman talaga akong masamang intention sa pinsan mo. Nangihingi ng tawad, kuya? Ganun-ganun na lang yun? Pagkatapos kang duru-duruin ni Tanya? Pasensya na talaga. O siya, nanghingi na ng tawad ang anak ko. Humihingi na din ako ng tawad sa abala na dulot ng gulong ito. Tara na. Tia, ano pong ginagawa nila dito? Ito kasing pinsan mo, overacting. Ano ba kasi naman naisipan mo, Tanya, at sumugod-sugod ka dun para mag-iskandalo? Nay, kung ikaw din po makakakita, no, sigurado ako ganun din po magiging reaction nyo. Ay, naku, Tanya, sumasakit ang ulo ko sa'yo. Itutulog ko na muna ito. Kaya na muna kumain, ha? O, Tanya, talagang sumusobra ka na, ha? Anak, okay yung ginawa mo kanina. Malay mo, may chance ka dun. Dagdag points din yun. Tay, pakaramdam ko talaga wala na akong pag-asa kayo, Madri. Sus, anak kita.
Kaya lakasan mo lang ang loob mo. Wala kaya salahin natin ang turpi at mahina ang loob. Isang umaga na naman dito sa aming baryo. Hihingi ba ako ng tawad sa kanya sa personal? Baka kasi ano na namang isipin ang pinsan niya. Gusto ko sana ang kausapin siya para matahimik na itong nasa isip ko. Kaya ko to. Kailangan kong kausapin siya sa personal para makahingi ng tawad sa kanya. Kaso madaling sabihin pero napakahirap namang gawin. Pabili po yung gamot nga daw po sa lagnat. Sino may sakit? Si Tia po. Inaapoy po kasi siya ng lagnat ngayon. Kagabi naman po okay siya. May sinasabi po kayo? Wala naman. Sabi ko, get well soon sa tia mo. Sukli mo. Sige po, may gagawin to po kasabahan. Salamat po. Oh, Jordan, pinagtira ko kayo ng gatas ni Creamy. Salamat, Kuya! Kuya, alam ko na kung bakit walang maingay ngayong umaga. Sinabi sa akin ni Audrey, inaapoy daw ng lagnat si Aling Mildred. Ano? Sandali lamang at kuha ng mabisang gamot sa aking mga taniman. Sige, Kuya, ingat ka. Gawin ko. Nagulat nga ako kasi inaapoy ng lagnat si Tia. Gagawin natin. Sige, magpakulo ka muna ng tubig. Kuha ka muna akong bimpo. Sige. Kasi si Inay, palaging stress. Naabot tuloy ng lagnat. Tapo. Sisilipin ko lang. Mang Jacob, kayo po pala, ano pong kailangan nyo? Nandito para tumulong sana sa inyo. Nabalitaan ko kasi na may lagnat si Mildred. Kaya nagdala ako ng halaman para makatulong sa pagbaba ng lagnat niya. Talaga po? Salamat po. Pasok po kayo. Sige. Tanya! Nandito si Mang Jacob para tulungan tayo. May dala siyang halaman gamot para kay Tia. Kayo na po ang umupo, Mang Jacob. Sobrang init po talaga ni Inay. Mauna na po ako. May niluluto pa po kasi ako. Pagkain po ni Tia. Ang taas talaga ng lagnat mo.
Masamang espiritu. Umalis ka sa bunganga ng babaeng ito. Mababa na lagnat ng nanay mo. Ang kailangan nyo na lang gawin ay tutukan siya minuminuto. Ay, salamat po talaga, Mang Jacob. Sa bukas nawala na rin po ang pangamba namin. Salamat po. Kung gusto niyo po, kumain po muna kayo bago po kayo umalis. Salamat pero hindi na. Marami pa din kasi akong gagawin. Basta tawagan nyo lang ako kung sakaling magkaroon ng problema, ha? Salamat po. Mag-iingat po kayo. Itay, ano pong ginagawa niyo kina Audrey? May sakit daw si Mildred kaya tinulungan ko sila. Hala tay, ano pong nangyari? Hindi nila masabi pero sa tingin ko nasobrahan niyo sa trabaho. Baka nga po itay, siya nga po pala. Papunta na po ba kayong bayan? Oo, sapat na rin naman yung nakuha kong gatas para may benta. Bantay-bantay niyo si Creamy ha, baka magsabid yung lubid. Opo tay, ako na po bahala dyan. Sige, o siya, mauna na ako. Kukunin ko lang yung aking isang bayong. Mag-iingat po kayo, itay. Salamat na. Bye-bye. Tanya! Tanya! Inay, gising na po pala kayo. May masakit po ba sa inyo? Oo naman. Sandali lang. Bakit ako may alaman sa ulo? At anong oras na? 2 p.m. na po. Ay, sakto iinom na po kayo ng gamot nyo. Hapon? Gamot? Ano nangyari sa akin? Ba't hindi niyo ako ginising? Pagkagising ko po kasi kanina, inaapoy po kayo ng lagnat. Kaya lumabas po si Audrey para bumili ng gamot nyo sa tindahan. Tapos, pumunta po dito si Mang Jacob na may dalang halamang gamot. At yun po ang dahilan kung bakit kayo may halamang gamot sa ulo nyo. Tinulungan kayo ni Jacob? Opo. Medyo wala na po kasi kami kanina sa sarili. Oh, nakapagpasalamat ba naman kayo sa kanya? Opo naman. Magaling na po ba talaga kayo? Oo, maayos na yung pakiramdam po. Yung mga pananim ko! Ano ba naman yan, Nay? May sakit na nga po kayo. Halaman pa rin yung inaalala nyo. Siyempre, nadiligan na po namin kanina pa. Kala ko naman, di nyo nadiligan. Masailan pa man din yun, nagtatampo kapag hindi nadidiligan agad at hindi naaarawan. Eh, buti na lang talaga nadiligan nyo, kundi mayayari kayo sa akin dalawa. Kaya ako nagkakasakit eh, hindi kayo natulong dito sa bahay. Siya. Labahin ha. Kamusta si Tia? Okay na ba siya? Baka namang okay na siya. Kinakamusta na nga niya mga pinakamamahal niyang halaman. Makang okay na nga siya. Gusto mong magmeryenda muna? May lugaw pa dyan. Sige. Tara. Ay, saan tayo daan? Dito na lang. Sandali, baby. Tanya, samahan mo ako tayo bibili ng gamot nun sa kalapit baryo nang may istak tayo dito sa bahay. Sige po, nay, magbibis lang po. Bilisan mo na, pipili pa na ako. Audrey, ikaw na munang bahala dito sa bahay ha. Makikisuyo na doon sa CR, wala na tayong tubig. Umigib ka muna doon. Ha? Sige po, Tanya. Mag-ingat po kayo ni Tanya. Ah, sige. Tanya, ano pang pagkatagal-tagal mo? Tagal mo eh. Kasi inay, sige. Ang dami-dami mo kasi doon, short. Sige, Audrey ha. Ikaw nang bahala sa bahay. Ingat po kayo. Saan mo?
Charles, please lang. Ika'y umiwas muna ng tingin. Bakit kasi iniwan siyang mag-isa sa kanila? Tapos pagbubuhatin pa siya ng timpang may lamang tubig. Hindi naman yata makatarungan yun. Eh, titulungan mo. Napakasimple, di ba? Ha? Paano mo nalaman iniisip ko? Ika'y tumigil, Tita Jordan. Kapag hindi ako nakapagpigil, huwag mong binubuyo ang kuya ko. Napamangking ko. Gusto mo mong mabaliw ang kuya mong kakaisip sa babae hanggat tingin lang siya? Lapitan ko na ba? O wag na lang kaya? Pero pagkakataon mo na, Charles, siya lang mag-isa, baka di ka pa mahiya. Sige, kaya ko to. Kuya, anong gagawin mo? Kuya, bumalik ka dito mamaya, mabutang kapanitan niya! Eh, rebound ko na part 2. Pero pamangkin, wag na kaya! Nagbibiro lang naman ako kanina eh. Kuya! Audrey, tulungan na kita dyan. Ay, naku, huwag na. Okay lang naman ako. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun? Pero sana, hayaan mo na tulungan kita. Sige. Ano bang sasabihin mo? Gusto ko lang humingi ng tawad. Para saan? Kasi tinignan kita nang walang pahintulot. Ang ibig kong sabihin ay yung biglang pagsulyap ko sa may bahay niyo. Sana hindi pa huling lahat ng paghingi ko ng tawad. Ah, naku, wala yun. Bibigyan lang ng mali siya ng pinsan ko. Pasensya na rin sa abala. Buti na lang, nalusot ko yung sinabi ko yung muna. Ah, okay ka lang? Bakit napatigil ka? Ha? Wala, may naalala lang ako. Teka nga, parang naisahan ako nung nagtitinda ah. Ganto lang sukli sa akin. May mahal po yung gamot ah. Siguro. Ay! Tama pala. Audrey, may pag-asa ba ako sa'yo? Ah, ano? Pag-asa ba akong makahingi ng halaman kay Aling Mildred? Para maibigay ko kay Tay. Siya. Sige na, kunin na ako. Oh, Audrey. Hindi ko pa rin ba tapos pag-ipon ng tubig? Bariya ko talaga. Hindi ko makakita. Ikaw na bata ka, nangupit ka na naman ano? Pag talaga hindi ko yung nakakita, yari ka sa akin. Kulang mahilig mangupit eh. Anong ginawa ni Charles dito? Wala naman. Tinulungan lang niya ako. Pero wala naman sa ibang ginawang masama. Kala ko kung anong ginawa ng lalaki niyo dito. Tara na. Sabi ko naman sa'yo, kuya, huwag mo na siyang kausapin. Tamo, mantikang ka na kanina. Correct. Alam mo, pamangkin, sa ginagawa mo niyan, lalo ko ma-e-ekis. Tita Jordy, binibigyan mo na naman pag-asang kuya ko. Ano ba kasi yung pinag-usapan nyo? Bakit sumuntagal naman? Humingi lang naman ako ng tawad sa kanya. Kuya naman? Ilang hingi pa ba ng tawad ang kailangan mong gawin? Masyado na ata silang sumusobra. Oo nga, pamangkin. Grabe naman sa pagiging martir. Buong pamilya talaga. Nakakaloka. Hayaan nyo na. Yun lang naman kasing tanging paraan para gumawin yung kalooban ko. Baka na nga yung libro ko dyan. Bahala kayo dyan. Ligon-ligo na ako sa sarili ko. Pero seryoso nga, ano yung napag-usapan nyo? Aba-aba, nakausap mo lang si Audrey. Bingi ka na. Nakakabingi pala kapag nakausap mo yung taong gusto mo. Marvin! Marvin! Ika.
dami naman gamit ng maninira sa kalapit bahay. Sakto lang. Di ba kasi namin nahakot lahat ng gamit nila? Medyo malayo din kasi ang kanilang pinanggalingan. Saan ba sila nakatira bago lumipat dito? Mukhang Maynilain. Wow, Susal! Ano kayo naisip nila at maninirahan dito? Tita Jordy, naghahanap buhay si Marvin, no? Huwag mo daldalin ang daldalin. Ito naman, nagtatanong lang. Aisha, papunta na ako dun sa pagtatrabaho namin, ha? Ano kaya ang pwede kong gawin para lumayo si Kuya kay Audrey? Magandang araw, labi-dabi. Sino kaya yun? Babalita ko to kay Tita Jordan. Pangit mo, Marvin! Kala mo pugi ka! Tita Jordan! Nakita mo yun? Ano ba yun? Sakit ha? Yung babae! Babae? Hindi ko alam na babae na palang type mo ngayon. Kaya nakalaladlad. Ano ba sinasabi mo? Na parte ka sa amin. Welcome na welcome ka naman. Totoo kong babae. Ang tinutukoy ko, yung babae. Feeling ko kasi, siya yung lilipat sa kabilang bahay. Ma'am Melody, meron pa po ba kayong ipapahakot ng mga gamit? Tita, ayun sila. Layla, Tita Jordy, uuwi muna ako sa bahay. Iniwan niyo ako dito, bawal na ng damit ko, nakakahiya. Sige na kuya, hindi kayo naman kailangan. Bawal mangupit. Wala ka naman patik pakilabang dito. Ang hina mo sa cheese. Ma'am Melody, dito ko po muna nilagay mga gamit na nahakot ko na po. Thank you. Sige po, walang anuman po. Thank you ulit. Tawagan niyo na lang po ako kapag may kailangan po kayo. Nandiyan na po ako sa tindahan. Sige. Marvin, sino yun? Ang pangit mo naman nakichismis, ganito dapat. Sila yung maninirahan dyan, ano? Oo, siya yung panganay na anak ng naninirahan sa kalapit bahay niyo. Tay! Sa tindahan na din po ba punta niyo? Oo, parang bagong ligo ang anak ko ah. Siyempre tay, para laging po. Tara na. Tara. Bakit kaya may pimples ako? Sino kaya? Ano kayang pwede kong sabihin kay Jacob? Ay, naku. Bahala na nga. Okay lang ako. Tia, nalulunod na po yung halaman mo. Ay! Diyos me, yun yung halaman ko. Oh, tay, kamusta po?
kayo? Ayos lang. Pakiabot nga nung tolya. Salamat, anak. Huwag kang umupo sa estayro. Naman, bakit dyan. Ikaw? Siyempre akong bumili nito. Saan naman ka dito? Pala sa pagtulong mo sa mga anak ko para pagaling ako. Wala nga naman. Saan ka galing? Alis na rin naman ako. Ayos mo. Ito sa tindahan. Ah, sige, ingat ka. Salamat. Sige. Una na ako. Okay lang kaya si Tia? Huwag kang mag-alala, okay lang si Inoy. Welcome to my first vlog. Ako naglaba nito. Kasama ko ngayon ang pinsan ko. Di ba pinsan? Napakasipag ko. Ako na naglaba. Ako pa ang mininaw. Opo, napakasipag po ni Tanya. Hi guys! Punta na po kayo dito sa Abisari Star Store. Saan? Ano ba talaga ka sa kanyang kasman? Blue budget tayo ngayon. Okay, I repeat. Dito na po kayo mga kita. Na mga magaganda at makinis. Balayla. Yes! Punta na po kayo dito. Dito na po ang lahat na gusto nyo. Yes. Pero po walang jowa. Ah, yes. May bawang panakot. Pero po. Aswang. Sige guys, kakat ko po muna itong video na to. Masyado po kasi maiingay mga kapitbahay kong chismosa. Bye! Tita! Kukugigit! Hoy, Tanya! Tita! Tita, bilisan mo! Tapos okay, let's go! 1, 2, 3, go! Bili na po! Oh. Bakit ba ang iingay nyo? Alam nyo sa ginagawa nyo, lalo nyo lang silang pinapaalis. Hoy, Tanya! Kung wala akong magawa, tulungan mo na lang dyan yung pinsan mo at nanay mo. Hindi yung pinapakalman mo kami ni Tita Jordan. Bakit mo? Concern lang din naman ako sa makakakita. Ano sinasabi mo? Sumusobra ka na, Tanya, ha? Tama na yan. Layla, pumasok ka muna sa tindahan. Pati ikaw po, Tita Jordy. Pero, Kuya! Wala nang pero-pero, anak. Sige na. Palka. Eh, palka. Diba, ano ka harap sa daan? Tanya. Pakaluan niyo to, tapos saka ninyo pa inom sa inyong inay. Salamat po, Mang Jacob. Uwi na po ako. Sige. Tay, bakit mo na naman binigyan ng dahon yung nanay ng babaeng yun? Anak, tayo-tayo na lamang nasa baryo. Magdadamutan pa ba? Siyempre, hindi na. Mas maganda na magtulungan sa isa't isa. Parang isang pamilya na kaya tayo dito. Di ko siya pamilya. Saka ikaw, Jordan, huwag mo nang konsintihin tong anak ko. Tita ka niya. O siya, ako iuwi na muna at magpapay nga. Balik na lang ako dito. Sige po, tay, ingat. Oo. Ingat po, tay. Sige. Napapano ka, tita? Nag-post kasi yung idol kong vlogger sa IG. Kala ko mo kung ano. Nakakainit talaga. Dahil ba yan kanina? Tama ka dyan. Nakaka-instrug yun si Tanya. Sumusubro ng pag-uugali. Ang nakaka-
nakakainis pa dun. Unti-unti nang napapalapit ang pamilyang yan sa pamilya natin. Pwede bang makautang ng tubig? Uhun-uhun na ako. Bawal! Kuya Charles, pwede bang umutang ng tubig? Uhun na kasi ako. Ikaw talaga, Leila. Damot mo masyado. Sige na, bigyan mo na muna. Oh, soft drinks, wala kang tubig. Ah, Kuya Charles? Pwede ko din bang bigyan ng pick-up line si Lovey Lovey? Leila, tubig ka ba? Lumayas ka nga dito! Umaga-umaga ha. Kasi, hindi ako mabubuhay kung wala ka. Tingilan mo nga ako! Ang KJ mo yung pamangkin. Kaligyan ka naman, katunwari lang. Tingilan nyo nga akong dalawa! Hindi daw siya mabubuhay nang wala ka. Sagot naman, Jern! At ito pa, Labi-Labi. Sana kiligin ka na sa pick-up line ko. Tubig ka ba? Oh, nagtanong ka ng bakit, Layla? Kasi, kasing linaw ng tubig ang nagagamdaman ko sa'yo. Paano pag tubig ka na? Oo nga, medyo malabo yon. Basta, malinaw na. Ikaw ang nilalaman ng puso ko. Oh, sige, sumugod ka ngayon, Layla. Hoy, Tanya, bakit ba lagi sarado yung bintana? Buksan mo nga! Ako talaga nagtataka sa inyong dalawa. Bakit ba hindi kayo makahalubilo sa kanila? Loko sa kanila. Nahihiya po kasi ako, Tia. Eh, ba't ka naman mahihiya, Audrey? Kasi po, diba, nagkaroon ng eksena dito. Oo, dahil yung say Tanya. Di lang naman ako inay may kasalanan. Kasalanan rin naman sila. Ay, naku Tanya! Na-stress talaga ako sa'yo! Ben, lasong papel ka. Well, yung bubblegum? Oh, ito. Tanya! Nais ko lang humingi ng tawad. Alam kong nakahingi na ako ng tawad, pero gusto kong sabihin ng personal sa'yo. Type mo pinsan ko, no? Ha? Ako na nagsasabi sa'yo, wala kang pag-asa doon. Mas gugusto yung panungmahal ng libro kesa sa tao. Hindi din naman ako nagmamadali. Tsaka, kaya ko intayin pinsan mo. Ano maghihintay? Baka hintay mo masuntok kita! Tol, bawi ka na lang next live pag hindi na ako pinsan ni Audrey. Oh, may suklay pa ako! Mamaya kita babalikan. Oh, ikaw pala pinsan. Nasa kuluan ko na pala yung binigay ni Ma'am Jacob. Maganda yan. Oh, ano yung pinapakuluan nyo? Dahon po. Saan naman yan galing? Yung Mang Jacob po.
nangyari sa'yo, pamangkin? Alam mo, hindi sa'yo bagay ang ganyang mukha. Wala naman po. Alam mo, parang katagal ang kapatid mo. Kapag nalulong ko, hindi makausap ng maayos. Gwapo ka naman. Kaya malaki ang pag-asa mo sa kanya. Tita Jordy, si Leila nga po pala. Nagtampo po po talaga siya. Hinda ko! Ewan ko to sa bata ko yun! Naglakad-lakad lang naman kami kanina. Kuya Charles, nakita ko po kanina si Leila. Nasa ilo po siya ngayon. Ha? Ano? Nakakaloka talaga bata mo yun. Puntahan ko na po siya. Kung sige, ingat ka. Ano ba yun? Gaano ka dito? Siyempre, nga dito ko. Ikaw naman, masyado ka nagiging madamdami. Ikaw kasi kuya, bukod sa napapalapit ka na kay Audrey, pinipilit mo pa ako kay Marvin. Hindi naman sa pinipilit ko. Nasa sa'yo naman yun. Ay naku kuya, bahala ka dyan. Tara na nga sa tindahan. Mauna ka na kuya. Ay sayang. Bibili pa naman ako ng masarap na gulaman. Bibili ka, kuya? Oo. Kaso feeling ko, mag-isa lang ako iinom. Samahan na po kita. O sige, tara na. Aba, anong ginagawa ni Aling Mildred sa tindahan natin? Hindi ko din alam. Puntahan ko nga. Huwag na, Leila. Hayaan mo na muna silang makapag-usap. Salamat sa pagtulong mo sa anak ko at pamangkin, ha? Wala yun. Nasa isang baryo lang din naman tayo. Pinapakuluan nyo? Dahon po. Saan naman yan galing? Kay Mang Jacob po. Kasi yung pwede kong sabihin sa kanya. Paano ko sisimulan? Uy, Mildred! Uy, Mildred! Uy! Okay ka lang ba? Ha? Okay lang ako. Sige, Jacob ba? Balik na ako sa bahay. Salamat ulit. Nay! Bakit nakilamang Jacob ka kanina?
May pinag-usapan po ba kayo? Wala naman, nagpasalamat lang ako. Yun. Ano nangyari doon? Hindi ko rin alam. Pero, parang masaya siya. Ako pa ni Bago. Tanya! Tanya! Pumunta ka nga dito at may iuutos ako. Ano po yun, Nay? Lango-lango. Bumili ka nga ng munggo at pangrekado. Bilisan mo. Aduko, Inay. Init-init. Pero kung may pagtadabog pa ito, tamad-tamad mo eh. Si Audrey na lang po, Nay. Ay, umalis ko na dyan. Talagang makukurot kita diyan. Audrey! Audrey! Bakit po? Talagang yung pinsan mo, napakatamad, ha? Ayaw mainitan. Ikaw na nga lang bumili ng munggo at panrikado. Ililista ko na lang. Sige po. Batang. Salamat ulit, ha? Wala yun. Maganda lang sigurong magpanik pag may mga ganong sitwasyon. Okay ka lang ba? Pasensya ka na. Hinabol kasi ako ng aso. Sigurado ka bang okay ka lang? Oo, okay lang ako. Sige na, Charles. Aalis na ako. Salamat ulit. Manang-mana kay Tita Jordan. Ang dango sa tindahan natin, ha? Yan, humina ang signal. Tita Jordan kasi. Ano nangyayari sa'yo dyan? At parang ang saya-saya mo. Tita Jordy, pwede po bang mag-24 hours tayo ngayon? Ano ba sinasabi mo? May sakit ka ba? Wala ko lang naman po. Parang ayoko lang po matulog ngayon. Baka kasi panag-init lang to. Ewan ko sa inyo. Naloloka na ako. Uy, Benzo. Huwag ka nang tatanggap ng baby ha. Magkukunin lang ako sa likod. Sige po, kuya.
Mabili po. Sarado na kami. Agan ba? Uy! Teka! Ano ang iyong nais bilhin, Bini-Bini? Di ba kuya, sarado na tayo? Hindi ko ba nasabi sa'yo na 24 hours tayo ngayon? Ay naku kuya, bahala ka dyan. Pasensya ka na. Ano nga pala yung binibili mo? Napkin? Teka. Eto. Umasok ka na agad sa inyo. Di ba bawal sa inyo mahamugan? Pero ako, kapag meron, pinagsasampay mo pa ako. Napapaghalatan ah. Ikaw talaga. Naku, yari ako nito ni Kuya. Tanghali na ako nagbukas sa tindahan. Bakit kaya yung kapatid niya nagbukas ng tindahan? Tia. Ay, dusko mo yung bata ka. Ay, nako. Mamamatay ako hindi dahil sa sakit. Mamamatay ako kundi sa gulat. Na, ito na po yung kape niyo. Hala, ilapag mo na yan dun. Kami ako naiinumin. Sige po. Tao po. Tao po. Tao po. Ay, baka yung kanto. Yung kanto nga, hindi kasi makanta. May sinasabi ka, Aling Mildred. Ah, wala. Tatanong ko lang sana kung nasan yung kapatid mo. Ikaw kasi nakita ko nagbukas kaninang umaga. Ah, si Kuya Jacob ba? Umalis siya kaninang umaga para magtanim sa ibang baryo. Bakit mo naman itanong? Ah, wala naman. Wala naman, sus. Alam mo, Aling Mildred, halatang halata ka na masyado. Tumigil ka nga, Jordan. Di talaga bibili sa tentahan nyo. Pangit ang titinta. Ma, ano? Di mukhang tao. Ingit ka lang. Mangkin! Yung salbang ka! Hayaan mo na. May chismis ako sa'yo. Aba, magugulat ka. Ano ba yun? Alam mo ba, habang ako nagbubukas ng tindahan, lumapit sa akin si Aling Mildred. Ha? Aba! Malakas na pala ngayon ang apel ng tita ko. Pati matanda nagkakagusto sa kanya. Ay, lumalapit pala. Kadiri ko, hindi yun ang ibig ko sabihin. Nagtanong sa akin si Aling Mildred kung nasaan si Kuya Jacob. Si Itay? Bakit niya naman tatanong si Itay? Hindi mo ba gets? Mahina ka na ba ngayon sa chismis? Ang ibig niyo po ba sabihin? Oo, tumpa ka. Hindi pwede to, Tita Jordan. Ayoko sila magkaroon ng ugnayan. Ang oo ay naman pamangkin, ha? Tumigil ka nga, Layla. Mamaya may makarinig pa sa'yo. Ano pa yung sabihin ng ibang tao dyan? Mo? Grabe ka, lakas ng dating mo. Ganda-ganda ko talaga. Hindi ka ba naboboring kababasa ng libro? Hindi naman. Alam mo, Audrey,
Siguro kailangan mong gumala para mabuwas naman yung pagkaboring mong tao. Hindi na. Okay lang naman ako dito sa bahay. Tsaka mas gusto ko dito kaysa sa labas. Audrey, tara gala tayo. Tanya, huwag na. Dito na lang tayo sa bahay. Baka pagalitan pa tayo ni Tia. Hala ka nga dyan. Sige nga. Hala ako. Ano to? Ba't ako may dalang sukulay? Ay, hirap siya. Magandang tanghali, labi-dabi. Huwag mo ako simulan, Marvin. Mainit ulo ko. Ah, sige, nauuna na ako. Yan pala, nagmamadali ka, Marvin. Pagdating na kasi dyan yung naninirahan dyan sa kalapitbahay nyo. Ano, Marvin? Dadating na sila? Hindi ka ba nakikinig, babaita? Sinabi naman dadating, di ba? Wala akong pati dito. Ano ka ba, Tita Jordan? Nililinaw ko lang. Baka kasi mamaya mali ang pandinig ko. Ikaw? Magkamali na pandinig? Eh tungkol doon sa gwapong pinag-uusapan. Pero Marvin, may iba tayo. Dadating na nga sila. As in, ngayon-ngayon na? Oo, labi-dabi. Pero, bakit masyado ka naman nagagalak? Ano ka ba, Marvin? Hindi naman ako sa nagagalak. Tuwan-tuwa lang ako kasi dadating ng mabubuting tao dito sa baryo natin. Mabuti? O may itsura? Ano ka ba, Tita Jordan? Parehas lang yun. Kikita ko yung poging lalaki. Bago na ako. Ah, sige na, uuna na ako, ha? Goodbye! Thank you! Dadating na yung crush kahit hindi ko pa nakikita. Pakinabang din ako kayo sa chismis. Pugutom na. Smosal. Dito makikita ko na yung pogi. Siguro, ikaw yung nilalang. Gandang-gad ako. Tapos dito ka na daw kasi. Gandang-gad ako para langawin ako. Tita Jordy, punta po muna ako sa likod ng tindahan. Didiligan ko po muna yung halaman ni Itay. O sige, pamangkin. Tita Jordy, makikita ko na yung pogi. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Pasensya ka na. Hindi na ako nakapagpaalam bago pumasok. Nagulat kasi ako nung nakita kitang nadapa. Ayos lang. Sigurado ka bang okay ka lang? Oo. Sino ba itong dadalhin tong timba? Ako na magbubuhat. Dun sana. Sige. Sige na. Dadalhin ko na muna ito doon. Salamat ha. Nag-abala ka pa. Wala yun. Basta pag may mga ganitong sitwasyon, tawagin mo lang ako. Lagi naman akong bantay sa tindahan. Siya, sige na. Una na ako. Thank you.
Sayang ka na naman, kuya! Hindi ka ba talaga nadadala? Layla, wala naman akong ginagawang masama. Tsaka tinulungan ko lang si Ate Audrey mo na tumayo. Oo nga, wala kang ginagawang masama. Eh, kilala mo naman yung pinsan niya, diba? Oo. Ayun naman pala. Ay, kung maabutan ka ni Tanya, alam mo namang madumang isip niyan. Oo nga, Charles. Pag dumating si Tanya, bardugala na naman. Alam mo namang iba pag-uugali yung batang yun, nakakaloka. Alam ko naman po yung Tita Jordy. Tsaka tinulungan ko lang naman po talaga siya. Ay naku kuya, basta! Tigilan mo na yung pagtulong-tulong mo kay Audrey. Ate mo yun. Ay paano ko naman magiging ate yun kung ayaw ko naman sa pamilyang yan? Naku, yan. Ang ingin ng aso nila oh. Hay naku Layla, Tita Jordy. Kaka-Facebook nyo yan. Kaya kung ano-ano nasasabi nyo. Facebook? Di nga ako nagpe-Facebook. Di na nga kayo. Ay, di ginagamit. Manghihingi tayo sa kanilang tuta. Ano ba naman itong ginagawa ko? Masama to. Napapangitinin niya ba ako? Hindi to pwede. Jacob, ikaw pala. Kamusta ka na? Matagal na rin nung huli tayong magkita. Ito, ayos lang, ikaw. Grabe, malayong malayo ka na sa Diana na nakilala ko noon. Ano ko ba naman, Jacob? Ako pa rin naman to. Siguro, naninibago lang ulit ako. Kasi antagal ko na rin nung huling napasyal dito sa Baryong Maligaling. Kaya nga, wala na din ako naging balita sa'yo. Hindi ko nga alam na kayo pala yung bago naming kapitbahay. Siya nga pala, nasa ng mga anak mo? Bakit parang ikaw lang mag-isang pumunta dito? Nauna na ako. Pinasunod ko na lang sila. Dahil kung hindi mo nalalaman, ayaw talagang tumira dito ng bunso kong anak. Kaya sobrang tagal niya bago mag-asikaso. Hindi mo naman kasi masisisi. Siyempre, sanay siya sa Maynila. Pero ipagmalaki mo naman yung sariwang hangin natin dito sa Baryong Maligaling. Oh, talaga, Jacob. Tara na. Siya nga pala. Iba yung sasakyan? Hindi, sa kaibigan ko yan. Nagpatid lang ako. Nasaan si Tanya? Nasaan ang pinsan mo? Lumabas lang po saglit si Tanya, tiya. Anong saglit? Opo, kalalabas lang po niya kanina lang. Ay, naku, di ba ang sabi ko, huwag lalabas ng bahay! Talagang yung botang yun, humanda talaga yun sa akin. Sinasabi ko nang huwag lalabas ng bahay. Audrey, pagtimpla mo ako ng kape, nakiblad ako dyan sa pinsan mo. Sige po, tiya. Okay naman si tiya bago siya umalis ah. Ano kaya nangyari sa kanya? Ay, nasa na kaya si Tanya? Paniguradong pagbubuntunan siya ng galit ni tiya. Arte niyo? Tita Jordan, sige tayo. Sino po yung babaeng kasama nyo? Ah, siya ba? Sila yung bagong maniniraan dyan sa kalapit bahay. Magandang araw. Magandang araw po. Ako nga po pala si Layla, ang pinakamaganda dito sa aming baryo. Balita ko po, may anak
anak po kayong lalaki. Ito na ang pagkakataon ko. Sigurado ako. Sa akin ang boto ni tita. Uy, Leila! Anin, kuya? Balita ko lang naman po. Gusto ko po kasi makipagkaibigan. Ay, oo. Pala kaibigin kasi itong pamangkin ko. Oo, may anak nga akong lalaki. Mabuti nga kaibiganin mo siya. Baka kulang lang siya sa kaibigan. Wala pong problema. Ako na pong bahala. Excuse me, tatawagan ko lang sila. Kanina pa daw kasi sila nakaalis ng bahay eh. Anong oras na? Halos kasabay ko lang naman yung sinasakin nila. Sige po, tita. Wala pong problema. Kinagagala ko po kayo makilala. Hello, ma'am? Nasaan na kayo? Hinihintay ko lang si car driver. Nasiraan kasi kami. Okay. Ingat kayo, ha? See you later, ma'am. Nice talking, Jagger. Really? Akala ko joke mo lang yung pagtahimik mo kanina. Di ko naman akalain na buong biyahe mo akong hindi kakausapin. What's wrong with you? Ate, sa tingin mo makikinig kita nan? Ang lakas-lakas ng music sa headphone ko. Whatever, malapit tayo. Okay, fine. Buti na lang, malapit na tayo, nasiraan tayo ng sasakyan. Yeah, I'm getting tired. I'm pretty sure magugustuhan mo magiging bahay natin doon. Okay. Seriously, Jiger? Hanggang ngayon ba mag-iinarte ka pa rin? Wala ka nang magagawa. Nandito na tayo. Yeah, you're right. Nandito na tayo. I have no choice but to agree with Mom's decision. Good. Anong good dun? Ayaw ko nga dito. Jiger, para naman sa atin to. Huwag kang gumanyan. Di mo ako madadala sa pagpapakit mo. Alright, you won. Okay, let's do it. Sumunod ka lang sa akin, ha? At saka, Jiger, huwag mo namang bagalan, please. Okay, whatever. Kuya! Pabiling ice cream! Oh, napakabilis maglakad, do. Hey! Grabe! Napakagwapo naman ang isang to. Miss, are you okay? Hey! Miss! Jiger? Akala ko paano na ang nangyari sa'yo? Who is she? Ako po. Tanya po pangalan ko. Wala ate. Nakabunggo ko lang siya. Hindi kasi nag-iingat. Next time miss, ang tingin ay sa daan, hindi sa iba. Ate Inaz, ako din naman yung nakabunggo. Okay, let's go. Baka hinihintay na tayo ni ma'am. Naku kayo, naku kayo katanya. Yung ice cream! Ayoko na! Wala na! Tita Jordy! Sa tingin ko, alam ko na po ang dahilan kung bakit walang signal ngayon. Bakit, Maga?
signal eh. Ano ba tinitignan mo? Parang anghel yan. Si Jordan, akin yan ha. Natutulinawin ko. Bakit? Ito Jordan, akin yan. Parang anghel yan sa harapan natin. Bakit? Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Galing. Di ba ang kabilin-bilinan ko walang lalabas ng bahay sa inyo? Naglakad lang naman po ako, Nay. Ay, sayang nga lang po kasi po wala po ako nabiling pagkain na para sa inyo. Ay naku, sumasakit ang ulo ko sa yutan niya. Lumapit ka dito. Ay naman. Lumapit ka! Ay, kalalapit. Lumapit ka, madadami lang ka. Sa susunod, sumunod mo na bago sumaway ha. May palakad-lakad ka pa. Pwede naman yung sa bakuran maglakad. Ulitin mo pa yung tanya ha. Hindi lang pingot ang maaabutan mo. Sakay. Ihimik ka pa. May sinasabi ka? Wala po. Utan niya. Bakit ngayon ka lang? Ay! Oo nga pala. Huwag na kayong bibiligyan sa tindahan sa tapat ha. Nakita ko po. Nangyari dun. Tanya, okay ka lang? Mukha bang okay ako? Muntik na kayang matanggal yung tenga ko! Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka nang lumabas. Ayun, tuloy na, pag-alitan na ka ni Tia. Huwag mo na akong sermonan! Napiingot na ako! Sila nga pala ang mga anak ko. Ito ang aking panganay, si Melody. Hello! At ito naman ang aking bunso, si Jiger. Hi. Jiger! Oh, nakakahiya ko. Itikob-tikob mo yung bangawa mo. Huwag mo na ipakita patay na patay ka sa kanya. Pasensya na po ha! Magandang araw po! Ako nga po pala si Layla. Ang magiging future ng anak nyo. Ay! Magiging kaibigan mo dito sa Barrio Maligalig. Kamusta kayo? Ako nga pala si Giles. Nice to meet you. Osha, pupunta na muna kami sa bahay. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap nyo, ha? Wala yun. Kung may kailangan kayo, huwag kayo maya magsabi, ha? Sige, ula na kami. Let's go, kids. Mom, hindi na ako bata. Baka si Jiger. Pogi mo. Jiger! Mom, ang pogi niyo. Ma'am, pahinga po muna ako. Pagod po kasi ako sa biyahe. Go ahead, anak. Melody, ikaw? Mag-stay po muna ako sa labas. I-check ko din kung saan malakas ang signal. Okay.
Sisipag ng mga nakatera dito ah. Walang ginagawa. Mm-mm. Nakikita niyo yung tiklupin doon sa may labas? May planggana? Opo, Nay. Oh, nakikita niyo pala ano? Eh, bakit hindi niyo tiklupin? Ako na nga naglaba at nagsampay. Oh, ako pa rin magtitiklop. Ayusin niyo. Talagang huwag kayo magbihes. Ayun diyo, magtiklop. Ayusin niyo, ha? Hindi ko kayo pagdadamit eh. Ano ba naman yan? Wala ba bagong kanta dito sa TikTok? Ulit na lang. Huwag na lang patitwerk. Hindi ko rin alam, Tanya. Hindi naman ako mahilig sa mga ganyan. Hindi naman ako nagtatanong. Nakausap ko sarili ko. TikTok na nga lang. Teka, taga dito siya sa baryo? Sino? Wala, tulungan na kita dyan. Tapos na. Ay, ba't mo ba ginulong? Magandang araw, Mildred. Kamusta ka na? Magaling ka na ba? Alam mo ba, yung halaman na binigay ko sa'yo, tagal kong pinatubo yun. Epektibo ba siya? May sakit ka pa ba? Bakit ka ba nandito? Lapit mo na sa bakuran ko, ha? Lumayo-layo ka nga. Magaling ka na nga. Tawa? Ay, kakawalang gana magdilig dito. Kaalis naman. Alam mo bang okay lang ang akin, Ice? Gusto ko lang na makapiling ka habang buhay. Okay. Audrey, tulungan na kita dyan. Ah, ay naku, wag na. Okay lang naman ako. May gusto sanang sabihin sa'yo. Ano yun? Pero sana, hayaan mo na tulungan kita. Salamat ha. Nag-abala ka pa. Wala yun. Basta pag may mga ganito sitwasyon, tawagin mo lang ako. Lagi naman akong bantay sa tindahan. Siya, sige na. Ano na ako. Ano bagat, yan anong kaliliit ang mga litra din sa Facebook. May Facebook kaya si Jacob? San ka na naman pupunta? Wala po. Masama po bang mag-inat-inat?
Na bata ka, makita kitang wala dito, ha? Papamasahin lang ako kay Audrey. Ba't yung pintong ito, hindi marunong makisama? Hoy, Charles. Bakit? May bago pa tayong kapitbahay. What? Parang hindi ko sila napansin. Meron. Kadarating-dating lang din kasi nila. Ah, kaya pala. Wala, natanong ko lang. Sige. Kung ganon, siya nga yung lalaking nakabunggo ko kanina. Kalain mo yun, dito pala sila nakatira. Ma'am, bilhin lang po ako. Meron po ba kayong papasabay? Bilhan mo akong napkin. Wala kasi akong nabili sa grocery. Wait, are you serious, ate? Ako talaga ang bibili. Yeah, sino pa ba? Ako, wala naman ako yung papabili, anak. Okay. Bye! Ingat ka, ha? Tanya! Ano sinisilip-silip mo dyan? Ano ba yan, Audrey? Bakit bigla ka nalang sumusilpot? Ah! Wala. Napansin ko kasing kayo nakapatulala. Alam mo, Audrey, ako na lang dito. Mas mainam, magbasa ka na lang dun. Sino mo na yung tinitingnan mo? Wala nga! Alam mo, kababasa mo yun ang libro. Tuloy kung ano-ano nakikita mo. Sige na nga. Magdadayag na ako. Nakukairiti ang ngiti mo, Audrey. Huwag ka nang ngiti, ha? Kugigil. Merienda. Bahu niya kita. Nakain ko eh. Ayos ka. Sabi po, tigal ka dito. Nakakaloka ka, bata ka. Anong sayo? Pwede naman ako. Wala, nakakaloka. Pabili pong napin. Napkin. Napkin daw, Layla. Layla, nasa ano? Ayusin! Napkin daw! Ano ba? Ay, sorry! Wala na pala kami stock. Kung gusto mo, bili muna ako. Tapos, balikan kita dito. Effort ka, Layla? Sir? Wag na po. Pwede naman akong bumili din. Oo, oh, iho. Ikaw pala. May kailangan ka ba? Ah, okay na po. Layla! Ano po yung tay? Dito na po. Anak, samahan mo nga sige si... Sige po, tay. Tara na. Hindi si Jiger, si Marvin. Anak, may pinapabili kasi ako sa kanya. Po? Ay, iyaw ko po. Ay. Yan, kakirihan mo kasi. Mana lang sa'yo. Tay, iyaw ko po. Tito, si Layla po. Hindi na pala si Jiger. Kumakalingkis ka naman pamangkin. Sige na anak, samahan mo na siya. Nakakatuwa nga at pumayag ka kaagad. Tatanong ko pa lang sana sa'yo kung papayag ka. Payag? Oh Marvin, ikaw nang bahala sa dalaga ko ha. Mag-ingat kayo. Sige po. Ingatan mo, utol ko.
pag Bailey naman, di naman ako kakasya sa kanya. Ikaw, kan didikit sa akin, ha? Labi-dabi. Sige po, una na po ako. Tsaka, saan po pala dito yung malapit na mini grocery store po? Ako, medyo malayo pa yun. Bayan pa yun eh. Tay, ako na to. Gusto mo Brad, samahan na ka to. Maraming chicks to. Sige nga anak, samahan mo. Baka maligaw pa siya dito. Thank you po, tito. Tara Brad. Sige na, una na po kami tay. Ingat kayo. Jordan, ikaw na muna magbantay ng tindana. Uwi muna ako sa bahay. Grabe naman maka Jordan kuya. Sayang naman tong red lipstick ko. Pwede naman Jordy na lang. Kahit ano pa yan, Mike, isuyo muna ako ng tindahan ha. Tsaka pag dumating na sila, Layla at Marvin, ilagay mo muna sa garapon yung halaman na pinabili ko sa kanila. Okay po. Sige na, una na ako. Bye kuya. Kamusta naman ang biyahe niyo? Pupunta dito sa aming baryo. Okay naman. Medyo naligaw lang kami kanina. Ay, oo. Nakakaligaw talaga papunta dito sa amin. Maiba ako. Isang lugar nga pala kayo nang galing. Ah, sa Manila kami nang galing. Manila? Ang layo din pala, no? Kamusta naman ang pamumuhay niyo dun? Dark. Dark? I mean, magulo dun. Balita ko kasi maganda daw dun. Hindi ko akalain na magulo din pala. Para sa akin lang naman yun. Dark. With deep meaning. Anyways, maganda naman ang pamumuhay namin sa Manila. Lahat ng university gusto mo, nandun na. Dito sa Barrio Maligali, paano pamumuhay nyo dito? Dito? Napakasimple lang pamumuhay namin dito. Pero sobrang saya. Kaya hindi kayo magsisisi na dito kayo tumira. Oh, I wish. Ano may sinasabi ka ba? Nothing. Malapit na ba tayo? Oo, tara na. Hoy, Tanya, Audrey, mamamaling kayo lang ako ha. Maglinis kayo ng bahay. Hoy, Tanya, saglit lang ako dun ha. Kapag ikaw lumabas na naman ng bahay, mayayari ka talaga sa akin. Okay po, Tia. Tanya, sumagot ka! Aray, ba't ka naman namamalo? May angal ka? Kanina pa ako dito salitang salita, hindi ka man na sumasagot? Ha? Opo, Nay. Ano? Alam mo yung tinatanong ko? Hindi po, Nay. Mamaya kasi pipingutin nyo na naman ako. Hindi talaga gusto mo kasagot ka na, ha? Baka iwasap mo. Masakit po yung pingut nyo. Oo, madudublihan niya saan kapag lumabas ka ng bahay. Oh, hala, alis na ako. Maglinis kayo ng bahay, ha? Pipingutan na naman. Ano? May sinasabi ka na naman dyan. Di pa ako nakakaalis dito. Wala, madurok ka. Yuri ko sa akin mamaya, ha? Bibig ni inay na. Hindi mo ka nito. Sorry naman, ikaw kasi silip mo dyan. Ano ba yan, Audrey? Bakit bigla ka nalang sumusilpot? Ah. Wala. Napansin ko kasing kayo nakapatulala. Alam mo, Audrey, ako nalang dito. Mas maina magbasa ka nalang dun. Sino muna yung tinitingnan mo? Wala nga! Alam mo, kababasa mo yun ng libro. Tuloy kung ano-ano nakikita mo. Sige na nga. Magdadayag na ako. Kukairot yung ngiti mo, Audrey. Huwag ka nang ngiti, ha? Ugig. Batan.
sila? Oh, pataon na pa kayong bumalik kaysa kay Laila. Di ko din po alam dun, Tito Jordy. Excuse na, Brad. Una na po ako. Salamat sa pagsama. Mabait ba sa Jaya? Opo, Tito Jordy. Ayos nga siya makipag-usap eh. Talaga? Eh bakit hindi mo ilakad sa akin? Tito Jordy naman. Para namang papatol sa iyong tao. Para namang pinaparating mong pangit ang lahi natin, ha? Hindi naman po sa ganon, Tito Jordy. Ninyo na lang po ako, di ba? Opo nang papatunay naman ibubugay yung lahi natin. Yan ang gusto ko sa ipamangkin. Malakas ang loob mo. Ano nangyari sa iyo? Bakit nakabasangot ka? Oo nga. Tsaka tingnan mo, ang dugyot-dugyot mo na. Nakakainis talaga si Marvin kahit kailan! Ano bang nangyari sa inyo? Bakit kasi hindi akong type mo? Alam mo, Marvin, sa pagkakaalam ko, sinasamahan lang kita. Hindi ko akalain na magtatanong ka pa pala. Nagtanong lang naman. Mabait naman ako ah. Bakit sa iba ka pa tumitingin? Eh, mas kilala mo naman ako kaysa sa kanya. Hay nako, Marvin. Tigilan mo nga ako. Tara na nga, nang makauwi na tayo. Ay, sorry, miss! Okay ka lang ba? Mukha ba ako okay? Ikaw kaya bitawan ko dito! So okay na lang, Bitabi. Bahala ka nga dyan! Ikaw na lang bumili! Uy! Diba? Sino hindi masusura doon? Eh bakit na ba kasi nagtanong kang bakit hawak mo ko? Eh kahit ako bibitaw sa'yo! Nakakaloka ka ba? Tita Jordy! Siya ba ang pamangkin mo at kinakampahan mo pa siya? Sinabi ko lang naman, bakit kasi nagtanong ka pa? Dapat kasi hinihamo mo na mag-slow mo yung paligid, di ba? Para naging romantic yung dating. Pati ba naman ikaw, kuya? Na-stress na talaga yung mga ngipin ko sa inyo! Dobby-dobby, sorry na. Ito o, nabili ko na yung pinabibili ni Mang Jacob na halaman. Ewan ko sa'yo, Marvin. Akin na yung binili mong halaman. Ilalagay ko na sa garapon. Tito Jordy, magsusorry na nga yung tao. Tanggapin mo na. Oo nga. Akala ko ba, Marvin, hindi ka mapapagod sa kapatid ko? Eh bakit mo siya nabitawan? Anong sinasabi mo, kuya? Wala. Nabitawan ka kanina, di ba? Baka kasi mapagod sa'yo. Bigat mo kasi. Nabigat ka sa akin? Hindi ah, si Kuya Charles talaga. Ito naman, joke lang eh. Ba't di na lang kasi kayo tumao? Pangit ako, Bandy. Ewan ko sa'yo, pamangkin. Alam mo, nadadala sa'yo pagiging kordi mo. Gusto mo? Dadalhan kita sa inyo. Parot eh. Dito, ganun talaga. Magaganda.
Huwag mo alukin ang lugas. Saan yung lugas? Ha? Masama ng lasa. Huwag mo alukin. Sino ba nagluto nito? Alam mo naman, tatay mo, Kuya Jacob. Si tatay, hindi ko type magluto talaga ng lugas. Mas maganda pa si Naomi. Gising ka na pala, Jager. Sumabay ka na sa akin, anak. Anong gusto mo, tinapay? Sige, papalaman lang kita. Kamusta naman ang tulog mo? Naging maayos ba? Medyo namibago lang po. Pero nakatulog naman po. Mabuti naman, anak. Nag-alala din kasi ako na baka mahirapan kang makatulog. Sige, kain ka na. Nakita niya kaya ako? Sana naman hindi. Nakakahiya. Tanya? Bakit ang agaw mo nagising? Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Alipungatan lang, inaantok pa nga ako eh. Mag-ayos na tayo habang hindi pagising si Pia. Sige, mag-asikaso ka na. Papanoorin na kita. Nge. Akala ko naman tutulungan mo ako. Ayaw mo nun, may moral support ka. Tara na nga. Teka. Ba't parang ang tahimik ng paligid? Maghintay ka. Pag nagising na yung alarm clock natin. Andiyan pa ba sila? Kala ko umalis na. Nakakapanibago. Tahimik. Ano? Mayayaman kayo? May taga-tiklop kayo ng higaan nyo? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Gising na ang alarm clock natin. Ang ingay. Saan kaya si Tanya? Tanya? Nagbabasa ka ng libro? Hindi ah! Pinapagpagan ko lang, masyado na kasi maalikabok. Ah, akala ko kasi nagbabasa ka ng libro. Ayoko mo magbasa ng libro! Kung ano-ano kasi nagiging epekto sa tao. Tingnan mo kung ano-ano nakikita mo. Kawawa ka naman. Inaaway ka na naman ni Tanya. Ang bad niya, no? Pwede po ba dito? Apat nga po dito. Pabili nga isang shampoo. Sige. Shampoo doon yan. Tagal mo eh. Ito po. Sino pong liligo? Ako. Ikaw po? Hindi po halata. Natural po kasi yung ganda nyo. Kung talagang bata ka, bulera ka din pala. Korak! Ano kung gamit yung sabon? Para makabili po kami ni Laida.
Tita Jordy, pag ako, pwede pa. Pero ikaw po, wala na pong pag-asa. Grabe ka, Lilo. Nagigigil ako sa'yo, ha? Parang hindi ka pamangkin, ha? Nakakatuwa talaga kayong dalawa. Sige, mauna na ako, ha? Hindi po. Ingat po kayo, tita. Mauna na po kayo. Sinabi niya bang nakakatuwa ako? Sigurado ako. Sa akin na talaga ang botong tita. Tita, sa akin na talaga. Just here. Hindi ko akalain na mabigat pala to. Kamusta kaya si Audrey? Eto na naman tayo. Audrey na naman, bukang bibig ko. Ganda ko talaga. Nasaan na kaya yun? Malabas ba yun ng bahay? Wala ka na dun. Tinititigan mo ba yung bagong kapitbahay natin? Bakit? Bakit po tinatanong? Wala lang! Bawal kang tumingin! Aba, ang tapang mo ha! Masama? Tsaka, may pruweba ka bang nakatingin ako sa kanila? No! Lapit-lapit ka pa, Mike. Ano na naman nangyayari dito? Pagsabihan mo yung kapatid mong malisyosa! Naila! Kakapemensitan niya, kuya! Baka nakakalimutan mo. Madumay ang pag-iisip niyan. Sumusubra ka na! Tama na! Pagsabihan mo yung kapatid mong titirsin ko yan! Ako? Titirsin mo? Bleh! Ka na, baka maabutan tayo ni Tia. Hoy, Layla! May arrow ka rin sa akin, ha? Anya? Padila-dila ako pa dyan. Anya? Pasensya na. Pasensya na din. Layla, mag-uusap tayo. Hindi, Layla. Subodi mo pa doon sa bahay. Anya ka! Layla naman, bakit umabot na naman sa ganun? Tita Jordy, imbes na awatin nyo, ginagatungan nyo pa po. Ano na lang sasabihin ni Itay pag naabutan niya yun? Mali din kasi siya, kuya. Hindi lang naman ako. Layla, ikaw ang sumugod. Nakakaya sa bago nating kapitbahay. Ano lang sasabihin nila pag narinig nila yun? Pasensya na, pamangkin. Hindi ko naman kasi akalain. Na ito parang babae, ito ang sumugod. Opo, mali na. Makakainis kasi. Tinititigan niya si Jiger. Pamangkin, may sahid ka ba? Dahil ang pala doon. Ako na lang kasi. Tumigil ka, hindi ka kapamilya. Kugigil ang babaeng yun. Kukugigil!
kanya? Ano ba kasing nangyari? Ewan ko doon kay Layla. Napakapahangap. Di ko naman inaano. Gigil eh. Inagsabihan mo na lang sana. Paano kung nakita ka ni Tia? Nakakainis kasi! Gigigil ako. Kung siya lang nandun, natiris ko na yun. Relax. Hayaan mo na. Kakay, blood. Kain na lang tayo. Tara! Masakit naman inis. Yun. Jager anak, pwede bang ibili mo muna ako ng sibuyas? Wala na kasi tayong sibuyas sa kusina. Sige, salamat anak. Ano ba gusto ni Layla sa lalaking yan? Eh, ang payat-payat naman. Hindi ko katulad. Macho na nga. Mukhang mabango pa. Abele. Sibuyas nga. Ah, ilan? Isa lang. Ah, ito, o. Layla pa naman. Ito, o. Sukli mo. Salamat. Brad, may ginagawa ka ba kanina? Oo. Oh, nag-edit ako ng videos. Wow. Ah. Ayayain, sana kita mag-1v1. Next time na lang, busy kasi. Ah, sige Brad. Buti na lang, busy siya kanina. Kuya, tama na! Tapos na, diba? Pasimuno ka kasi. Ah, kapagod. Oh, kamusta kayo? Ayos. Tara, tayo mag-ayos. Papausong nga nito. Char, sarap. Ako na po, Tito Jacob. Oh, salamat, ano? Oh, Marvin. Hello, Melody? Ah, sige, sasabihin ko si Jager. Jager, anak. Pasuyo naman. Tumawag kasi yung ate mo. Marami daw kasi siyang files na dala at groceries. Pwede mo ba siyang sunduin? Sige, salamat anak. Sinasabi ko na nga ba, may nalimutan ako. Kasumpa talaga. Tanya! Bumili ka nga ng mantika, nalimutan ko pala. Ano ba yan ay? Lumabas ka na, hindi yung panilubos-lubos. Pabuto talagang batang ito, napapadalas na yung pabulong-bulong mo ha. Kisumusobra na di yan. Bumili ka na din! Umuha ka doon sa pitaka ko, huwag ka mamumupit! Pagbintong ito. Pag lang bibilangin ko yan ha, mamumupit ka. Nay! Baka gusto niyo papundagdagan yung bibiling ko. Wala na! Basta tanya ngayon gagamitin, hindi bukas ha! Thank you.
Hanggang dito ka pala sa Baring Maligalig? Oo. Saan ka nga pala pupunta? Susunduin ko yung ate ko. Marami kasing dalang gamit at grocery. Gusto mo sama kita? Ikaw ba wala? Okay lang ako. Who are you? You seems familiar. Siya si Tanya. Yung kahapong nakasabay natin. Oh, I see. Kaya pala familiar ka sa akin. Bakit kayo magkasama? Nagkasabay lang po kami. Taga Baring Maligalig din kasi siya. Kaya nagkasabay lang. Ba? Parang handang-handa na para mamaya. Siyempre! Yeah. Anak. Saglit lang. Nakalimutan ko pala pakainin si Creamy. Ay, ma-amnesia. Okay lang ba na ilipat mo muna siya sa mataas na damo? Para makakain siya. Yan kasi, Tay. Puro ka busy sa mga babae mo. Sige po, Tay. Nawala na din kasi sa isip ko. Sige, bilisan na ninyo dyan mag-ayos. Para tayo makakain na mamaya. Tay, nalaglag po buo utak mo. Wala na po tayong ayusin. Hindi pa ako nakain eh. Ay, naku, naisisaw ka. Pwede ba kumain ako? Nagugutom na eh. Dito. Tita, go. Ayan. Tay, may sasaglitin lang po ako sa tindahan. Sige. Bakit kaya sa'yo nagkakagulo dun? Tanya! Nasaan na naman yung batang yun? Kia. Nasaan ang pinsan mo? Kanina ko pa inuutusan yun ah. Hindi pa po nakakagali. Naku! Nakakagigil na talaga yung batang yan kahit kailan, napakatagal utusan! Kagong ba yan? Hindi ko naman pinaglihiyan sa kagong. Ganda talaga ng dalaga ko. Tay. Pati na rin yung kapatid mo ko eh. Layla anak, okay lang bang makisuyo ang tatay? Ano po yun? Tawagin mo na sila tita Dayan mo nang makakain na tayo. Sige po. Aray, naku talaga. Tapa! Tita Dayan? Tita Dayan! Oh, ikaw pala Layla. May kailangan ka ba, iha? Ay, wala po. Naghanda po kasi kami ng munting salo-salo para sa pagdating niya dito sa aming bayo. Ang sweet niyo naman. Thank you. Sige, susunod na din ako. Sinong tinitingnan mo, iha? Ay, wala po ba dyan si dati Melody at Jager? Si Melody may pinuntahan. Si Jager naman sinusundo yung ate niya. Sige po, sunod na lang po kayo ha. Sige, Layla, salamat. Sige po. Nasaan na kaya yung babaeng yun? Ay, naku! Ang kapal ng mukhang makakawa, ikala mo? Close tayo? Doon pa magkahanta, papansin doon sa katapat na bahay. Anak, alam ba kung sino kamukha ng tita mo? Hindi ko po alam.
yung baka natin. Nasaan na po si na Aling Dayan? Si Jager, tsaka si Ate Melod eh. Kuya, baka si Tita Dayan ang kasama natin sa Salo-Salo. Ha? Huh? Bakit naman? May pinuntahan daw kasi yung magkapatid. Ah, kaya pala. Si Jager. Oh, anak, ito dali mo doon kina Mildred. Tapos, ito anak, dali mo ha. Sabi mo galing sa akin. Sige po, itay. Oh, anak, okay na. Ayan! Ang bilis talaga ni Kuya pagdating sa pamilya ni Audrey. Hayaan mo na pamangkin. Ganun talaga kapag naibig. Ganun ka din ba, tita? Tara na, tayo kumain na. Tara na, tita na tayo. Tita, oh. Tao po. Tao po. Audrey! Buksan mo kayo pinto! Tingnan mo kung sino yung tao. Sige po, tiya. Charles, anong ginagawa mo dito? Ana, dito ako para sa'yo. Ay, pinapaabot ni future tatay mo. Ay, si ano, ibig ko sabihin, si Itay, pinapaabot ni Itay. Salamat. Sige, wala na ako. Kain ka mabuti ha, mamahal pa kita. Ha? Ha? Wala. Sabi ko, sige na, una na ako. Sino yon? Tia, si Charles po. Oh, anong ginagawa niya dito? Ikaw, Audrey, ha? Baka nililigawan ka na niyan. Hala, hindi po, tia. May binigay lang po si Charles sa napagkain sa atin. Ah, bibigyan tayo napagkain ang tingin niya sa atin. Wala pang bili? Tia, may konti po atang salo-salo sa kanila, kaya binigyan tayo. Ha? Ano pa alam? May pera ako dito, may pambili ako. Kainin nila yung pagkain ng sama-sama. Tito Jacob, paano mo naluto? Linis ako ng pangsak. Anong nangyari sa'yo, pamangkin? Parang kanina lang nagtatawanan tayong dalawa. Eh, paano naman po kasi? Feeling close si Tanya kay Jiker. Sa... Ay... Selos. Ba't naman po ako magseselos? Eh, sakin naman ang boto ng mama niya. Duh! Pamangkin, ang lakas talaga ng fighting spirit mo. Bakit naman siya magseselos, Tita Jordy? Nandito naman ako. Tumigil ka nga! Nakikisalo ka na nga! Dumadaldal ka pa! Salamat po, Ate Melody at Jager. Alis na po ako. No worries. Mom! Oh, Melody, Jager! Rina kayo sumabay kayo sa amin. Sure, Mom! Grabe! Ang gwapo niya talaga. Sinasabi? Shhh! Nasa lupitiya. Bakit ngayon ka lang? Yari! Ah, galit na galit ba? Tulungan mo ako. Anong gagawin? Saan ka galing? Natuyo na lamang yung sabaw nang niluluto ko. Wala ka pala. Mas ka nga dito, Audrey, matatamakta ka. Alas! Ikaw na ba? Tatapitin ko na yung tinga mo! Pagong ka ba? Pagong ka? Pagong ka? Marinig ka din ang... Inamin mo yan! Nakakagigil ka, Bessie! Ay, masabi! Tito Jordan, pogi. Excuse me po.
Ma'am, I have to go. Marami pa kasi akong kailangan tapusin. Okay, anak. Take your time. Tito Jacob, thank you po sa warm welcome niyo po sa amin. Wala yun. Hindi naman nakaiba sa amin. Thank you po ulit. Ma'am, Jiger, una na ako ha. Sige, anak. Thank you po. Love grabe, po. Konti na lang. Mega-graduate ka na sa college. Kaya nga, konting tiis na lang. Ano na naman yung nasa tinga mo, Tanya? Ano nung binibili mo? Sakit kaya ng pingot nyo, Nay. Piling ko matatanggal yung tinga ko. Oo, talagang matatanggal yan kapag umulit ka pa. Tagal-tagal mo diyang kutusan. Tignan mo pagong. Tia, tanong ko lang po. Hindi po ba natin kakain yung pagkain bigay ni Mang Jacob? Tinapong ko na! Di ako mahilig sa mga ganung pagkain. Nay, ba't yung tinapon? Di ba isa-isa mga paborito yung pagkain? Hindi ko na yung paborito. May na kayo? Jacob, Charles, Laila at Jordy, maraming salamat ulit sa mainit na pagtanggap nyo. Pasok na kami sa bahay ha. Hindi ko inaasahan ng ganitong salo-salo. Thank you. Wala yun. Basta kung may kailangan kayo, punta lang kayo sa tindahan namin. Sige, una na kami. Ingat kayo. Let's go, sa. Gwapo talaga niya. Mukha siyang masungit pero mabait talaga siya. Tanya, ngingay-ingay mo. Ang pangit-pangit ni Tita Jordy. Tita pangit na lang. Nululuko. Bata pa pero mukhang matanda na. Hindi ko niya alam. Aray! Aray! Audrey! Ayos ka lang ba? Anong masakit sa'yo? Mildred, may problema ba? Wala pong problema, Mang Jacob. Ayos lang po ako. Pumasok ko tayo sa loob. Grabe kasi yung init ng panahon, Nay. Okay ka lang, anak? Opo. Nag-alala lang po kay Audrey Itay. Huwag kang mag-alala, anak. Magiging okay din siya mamaya. Ang dami si Daya. Hoy, ang iingay ninyo. Ha? Pinagpupustiso ko na kasi kuya yung anak mo. Wala pa nga akong pera, nag-iipon pa ako. Sabi ko, mangupit niya sa tindahan. Oh, ay, sorry. Sorry, Laila. Hindi po yung totoo tayo. Jiger? Oh, bakit ka nandito? Gusto ko lang magpahangin. Nakaka-relax kaya dito. Okay. You're right.
Nakaka-relax nga dito. Feeling ko madalas na dito ang tambayan ko. Kuha muna akong bimpo. Kuha muna. Tanya ko nang nabahala sa kay Odin. Sigurado ka bang ayos ka lang talaga? Oo, ayos lang ako. Masyado lang talagang mainit ang panahon ngayon. Mahiga ka muna. Huwag na munang magagalaw, ha? Huwag muna tatanggalin tong bimpo sa ulo mo. Sige, adalin ko na ito doon. Kumusta kayong mga halaman ko? Gundong-gundo na ng tubo nito. Ang bebe ko. Ikaw din ha. Huwag kang mananaghili. Ang gundo na din ang bebe ko. Kaganda ng mga halaman kung manang-mana kayo sa akin. Ikaw din. Panganak, uwi muna ako. Pwede mo na bahala dito sa tindahan. Sige po, tay, ingat. Ingat, kuya. Ingat po, tay. Mildred, okay na ba si Audrey? Ako, Mildred. Huwag siya kakausapin. Ayos lang daw siya. Hindi ko kakausap. Ang tinatawa-tawa mo dyan? Wala naman. Sige na, ano na ako? Sabi kasi huwag kakausapin na ba itong bibig na to? Ang dami pala ng puno ng mangga dito. Mga minsan nga gusto kong umakyat. Huwag mo na sumukan, ate. Saliit mong yan. Hoy! Ibahin mo tong ate mo. Small but terrible. Wala ka bang tiwala sa ate mo? Meron. Kaso, konti lang. Ewan ko sa'yo. Nagugutom ako. Tara, merienda tayo. Bili lang ako ng tinapadyas sa tapat. Huwag na ate. Okay lang ako. Oh, nandiyan pala kayo. Tara, kain na tayo sa loob. I told you, Jiger. It's merienda time na kasi. Okay, fine. Ma'am, bili lang po ako ng tinapadyas sa tapat. Sige, anak. Ma'am? Jiger? Nandiyan pa po kayo? May pinag-usapan lang kami ng kapatid mo. Sige po. Tara po, kain na po tayo. Brad, nakita ko mama mo lumabas. Oo. Magpapaayos daw kasi siya ng buhok. Ay, bangga!
Balak atang kabagan ni Arlen daw yun ang mga tao dito sa barrio. Ano Brad? Naro tayo? Sige. Ay nako. Wala lock the pool laro. Sana pala ng champi. Oo, ito. Lumapit kaya ako kay Charles. Total close naman sila ni Jiger. Ano ba naman itong nasa isip ko? Huwag na. Baka mamaya ikaw pang magkasakit. Tsaka mamaya ka na din kumilos kapag alam mo okay ka na. Mapo ka na dyan. Kaya may pinsan mo. Mga ngayon lang yung gumagawa. Diyan. Baka naman! Nakakapagod naman ang bigat-bigat. Wala bang lalaki dyan? Ano? Tulungan mo na. Masakit kasi binti ko. Babae ako. Ba't nakatingin ka sa akin? Ngayon ko lang nakitang ngumiti ng ganyan si Tanya. Aba, feeling ko may gusto si Tanya kay Jiger. Hindi ko din po alam, Tita Jojo. Pero baka nga po. Salamat ha. Bigat-bigat kasi eh. Wala yan. Sige, una na ako. Sandali. Is there something wrong? Tubig ka ba? Kasi hindi ako mabubuhay kung wala ka. Pardon? Ah, sabi ko salamat ulit. Okay. Wala. Anak, nag-text na yung admin sa school nyo. Malapit na sa bar yung maligalig.
Nag-inquire na rin kasi ako kung may tutor sa school dito. Sabi naman, meron daw. Kaso, estudyante lang din. Pumayag na ako para kahit papaano, hindi ka mahirapang mag-adjust. Brad, uwi muna ako. Meron pa kasi akong gagawin. Sige lang, Brad. Nay, andyan ka pala. Dayag lang po ako. Ano kaya nangyayari dito kay Tanya? Hey Audrey, may nanliligaw na ba dyan sa pinsan mo? Po, wala po. Sigurado ka? Opo. Naku, siguraduhin mo lang ha. Gigil tong lang. Ito pa, sira ng mood eh. Kakapagod na nga ulit magdayo. Ano kayang meron? Parang wala namang pinagbago si Tanya. He loves me. He loves me not. He loves me. He loves me not. He loves me. He loves me not. Si Marvin ba talaga yun? Nay, opo, magpapadala po ako ngayong buwan. Hintay-hintay lang po. Hindi po kasi kasya yung kinikita ko sa mga sailing ko dito. Pasensya na po talaga, Nay. Kaya pala. Hibak talaga ng buhay. Marvin! Marvin! May pag-asa ba ako sa'yo? Ano? May pag-asa ba akong makahingi ng halaman kay Ali Mildred? Para maibigay ko kay Tay. Siya, sige na, una na ako. Kainis. Ba't kasi umurong dila ako nung nakita kong parating na sila Tanya? Totoo naman nararamdaman ko, di ba, Creamy? Sige, Charles, kausapin mo si Creamy. Baka sakaling sumagot. Buti pa si Kuya, nagagawang umiti ngayon. Ay ako, hindi ko alam kung paano humingiti ngayon sa narinig ko. Ano nangyari sa'yo? At parang salo mo na ang buong mundo. Ulo ka kang babae ka. Umayos ka nga. Ano nangyari sa'yo? Umuwi ka lang naman kanina. Hindi ko po alam, Tita Jordan. Kaya pala siya ganun. Ha? Ano kaya pala siya ganun? Linawin mo nga. Wala po, Tita. Iwan ko sa'yo. O, kumain ka na lang. Sarap niyan. Lilinis ako dito yung dahan. Puro tayo ng palaka. Halat. Jacob!
Ah, oo, okay lang ako. Saan ka galing? Ah, magpapaayos sana ako ng buhok sa bayan. Kaso, sarado yung parlor. Bakit ka pa magpapaayos eh? Ang ganda-ganda mo naman ah. Sus, ako talaga Jacob. Bolero talaga. Saan ka napapunta niyan? Siyempre, uuwi. Ah, sige, sabay na tayo. Tara. Di ba sabihin ni Maribel kung ayaw magpa-utang? Tanya! Tanya! Tiya, ako na po kaya. Wag na. Yung pinsan mo na. Tanya! Ano po yun, ay? Ikaw, Tanya, tigil-tigil mo yung pagniti mo, ha? Bumili ka doon ng merienda! Sige po. Pero kila Mang Jacob ako bibili, ha? Oo, at baka gabihin ka pa. Oto, pambili. Balikan sa kuli, ha? Talaga. Mabili! Tinapay tsaka juice. Bilisan mo. Bagal mo. Bagal mo? Bilis naman! Kanya sa gurang na yan. Pag-anin mo. Nagmumuni-muni. Usok sa FB. Kaya nakikitred siya. Yan ang sukli mo, ha? Ay! Sorry po. Sabihin mo kung sisirain mo yung cellphone ko. Dami-daming upuan. Ano? Wala po. Kain na po tayo. Tingnan na po kain mo. Kuno muna. Baka walang gana kumain. Kakairita. Nay! Ano? Ikaw po nakakain ng tinapay. Oo, kain na lang! Oo, Tia! Nyori dun. Awgal. Ang kaya na nyari kay Tia. Walang! Sige, Jacob. Una na ako, ha. Iyasak naman ako. Kachismusahan sa inyong dalaw ni Aling Diane. Yan, dadala. Pero, ano yun, kuya? Ikaw, Jordan, huwag mong bigyan ng mali siya. Kuya, nakikiusap ako sa iyo. Jordy, ang itawag mo sa akin. Bigyan mo ng hostesya ang pulang-pula kong lip tint. O siya, Jordy, huwag malisiyoso. Malisyosa! Kuya, babae kaya ako? Teka, anong nangyari dyan? Hewan ko, kuya. Piling ko, nakikiusa sa FB. Tigilan mo ako, tita! Seryoso ako dito! Ano bang nangyari, anak? Wala po ito tayo, okay lang po ako. Teka, nasaan ang kuya mo? Ayun, kuya! Naglipat kay Creamy. Kanina pa nga yun eh. Paano? Nakikipagngiti ang kay Creamy. Kala mo naman kakausapin siya. Oh, sige, pupunta ako muna. Go, kuya.
Baka ang haba na lang ikikwento ni Charles kay Creamy. Yaman, hindi man lang mag-impis ng hitikan. Makutan niya. Napakakalat ang bahay, daig pang walang nakatira. Mga babae ba kayo? Dapat tag-anak na lang ako ng lalaki. Makutan niya, ikaw naghiga dito. Hindi man lang inimpis. Ba kayo nagmana? Napaka... Ano nangyari kay Inay? Kanina pa siya ganyan? Dito. Hindi ko rin alam. Pero kanya... Tinanong niya kung may naniligan na doba sa'yo. Sa akin? Ano nga, nagtatrabaho. Si Inay talaga. Sandali lang ha. Baka nga dahil dun. Baka nga. Kaya pa na mula dito. Nay, wala po yun. Wala po akong balak. Ano bang sinasabi mo? Tigilan mo nga ako, Tanya! Ang init-init ang ulo ko! Timpla na lang po kita ng kape. Umalis ka sa harap ko! Yun ang gawin mo! Dami-daming gawa doon! Ano yung iniimik mo? Kamusta? Okay na ba siya? Di naman dahil doon. Siguro sa sobrang init ang panahon kaya ganun. Baka nga dahil dun. Oh, ma'am! Bakit hindi po rebanded ang buhok niyo? Sarado kasi ang parlor. Naalala ko Linggo nga pala ngayon. Ay, sayang naman. Punta po muna ako sa kwarto, ate. Jager, anak. Nakontak na daw ng admin ng school mo yung magiging tutor mo. Jager, may sinasabi si ma'am. Hayaan mo na, anak. Ay, nako. Ma'am, pasensya ka na. Okay lang. Kamusta pa, Ma'am Ken? Anong chika sa'yo ni Creamy? Buti sana kung magsasalita yun. Ako lang yung dumadaldal sa kanya kanina. Hay naku kuya, kaya isip mo yung kay Audrey. Pati ba, kape na kisses mo sa mga. Nadamay na naman si Audrey dito. Nanahimik yung tao, tsaka nababasa ng libro. Alam na alam ha? Stalker ka ba, mamangkin? Dati, hanggang ngayon. Hay naku kuya, nawawala tuloy yung iniisip ko dahil sa pinag-uusapan natin ngayon. Mabuti pa nga, kasi kanina parang pasan mo na ang buong mundo. Kaya nga anak, buti nga sinundo ko ang kuya mo dun. Miss mo ba ako, Layla? Yaan mo, bukas ko na ulit pupuntahan si Creamy. Nagilan mo nga ako, kuya. Ganda-ganda ni Layla, eh. Mga anak, Jordy, uwi mo na ako para mag-asikaso nung hapunan natin. Sige po, tay, ingat. Ingat ka po, tay. Ingat, kuya. Kayo na munang bahala dyan sa tindahan natin, ha? Okay. Hey, po. Sige, muna na ako. Si Asnoy po nangungupit. Bye. Lugod ko dito. Mamay iyak yan. Grabe, gabing-gabi na pero nagbabasa pa din siya. Ah,
Jer! Ay, multo! Nakakagulat ka naman, Tanya. Bakit nandito ka? Ako ba, may sasabihin lang ako. Ano? Di ba may gusto ka sa pinsan ko? Oo. Bakit? Gusto mo bang makipagtulungan? Ha? No. Makipagtulungan na mas mapalapit sa pinsan ko. Akala ko ba galit ka sa akin? Tsaka ayaw mo ko para sa pinsan mo. Ano ka ba? Ang isip ng tao hindi pwede magbago. Tsaka nakita ko naman na sincere ka sa kanya. Talaga? Pero anong kapalit na ito? Akala ko naman hindi mo tatanong. Simple lang. Ikaw ang magiging tulay para maging close kami ni Jiger. Yung bago nating kapitbahay. So, may gusto ka kay Jiger? Di ba obvious? Talapit ba ako sa'yo nung wala lang? Okay, sige. Pero tumupad ko sa usapan, ha? Oo naman. Deal? Deal. Kamusta ka, Mildred? Ang aga-aga, nakasimangot ka naman. Normal na sa akin to. Lalo na kapag nakikita yung pagmumukha mo. Ang init naman masyado ng ulo mo. Nag-almusal ka na ba? Sigurado akong hindi pa. Alam mo, umalis ka na sa harapan ko bago patuloy yung magdilim yung paningin ko. Ay, may tanong nga pala ako sa'yo, Mildred. Tigilan mo nga ako. Ano naman yung tatanong mo, Ber? May problema ka ba? Pwede mo ko lapitan o kaya kausapin. Sino ka ba? Si Jacob. Hindi ko tinatanong kung anong pangalan mo. Sino ka para lapitan ko? Tigil-tigil lang mo yung pangiti-ngiti mo. Di ako natutuwa sa'yo. Meron. Ano? Magpapas ng requirements. Requirements on? Sa scholarship. Ha? Huh? Bakit parang ang aga naman? Nagsisimula pa nga lang bakasyon. Ganun talaga, pinsan. Sa dami na nag-a-apply ngayon, kailangan ano? Talagang agahan. Ganun ba yun? Mm-mm. Kasi ako makarelate. Magkaroon pa nga lang line up eh. Hirap na hirap tao. Requirements grade pa kaya. Kaya mo naman kasi talaga, hindi mo lang ginagawa. Alam mo, pang matalino lang kasi yun. Alam mo naman ako, hina ang utak. Ay. Bakit mo naman mag-cellphone? Kain ka lang. Hoy! Pupunta si Audrey sa school para magpasa ng scholarship requirements. Ayos? Anong ayos-ayos ka dyan? Mag-igib ka nga dun! Puno naman pong iigib. Tamad-tamad mo talaga! Tingnan mo yung kwarto, ang kalat-kalat! Dito naman ako natulog dun. Hindi natulog. Pinsan, una na ako. May gagawin pa ako. Tia, kain na po kayo. Talaga, takot pagod! Hindi mo lang tinirhan ng ulam? Tingin mo!
How's your sleep? Is it good or bad? Really good, ma'am. Lately kasi, pati pending ko, napapaniginipan ko na. Good to know. How about you, Jiger? It's good. Na rin yun? Ma'am, pwede po ba ako magtanong? What is it? Hindi pa rin po ba kayo okay ni Jiger? Yeah, I don't know why. Magiging okay din po ang lahat, ma'am. Sana nga. Tanya! Tanya! Nasaan na pinsan mo? Pupunta lang daw po siyang school. Di po ba nagpaalam sa inyo? Ay, nga pala. Nakita ko kasi ito sa kwarto yung cellphone niya. Baka naman po naiwan niya. Baka nga. Lalaban kaya ako? Ah! Nay! Gusto mo tulungan kita? Tutulong pero hindi ka dyan natayo! Nakataas pa yung paa mo! Dumi-dumi! Ano ka, Reyna? Sabi ko nga po, tatayo na ako. Ano? Tamad mo. May angal ka? Asa po si kuya? May nakikita ka ba? Wala. Wala din po kasi siya sa bahay. Akala ko nga po nandito. Nauna po kasing umalis yung sakin. Baka may pinuntahan lang. Baka nga. O siya, mauna na ako para madami akong maibenta. Ingat, kuya! Sige po, tay, ingat! Okay ka lang ba, Jiger? Are you sure? Yeah. Kung may problema ka, nandito lang kami ni Ma'am. Huwag kang mahiya magsabi. Okay. Sinusundan mo ba ako? Hindi. Nagkataon lang na pares lang tayo ng dinadaanan. Saan ka naman pupunta? Sa school. Ikaw? Sa school din. Anong gagawin mo sa school? Mag-a-apply para sa scholarship. Ikaw? Ha? Ako? Magpapasa ako ng requirements para sa pasukan. Ang aga naman yata. Siyempre, mas mabuti na yung nauuna kaysa mahuli. Ah. Sabay na tayo. Okay.
Parang namumuti ka yata. Hindi. Ulbo lang yun. Nung hingi ako kay Leila kanina. Tamang labahin. Tanya! Saan ka pupunta? Saan mo dadalhin yan? Ay naku. Alam. Sobrahan ata ito sa gamot. Jager, saan punta mo? Sa school. Anong gagawin mo dun? Ah, may ipapalo up lang ako. Gusto mo samahan kita? No thanks, I can manage. Pasensya ka na, naglalaba rin kasi ako. It's okay. Sige, una na ako. Oh, wag! Kasi, mamahalin pa kita. Ha? Huh? Wala, sabi ko bata ka pa. Okay. Ingat ka ha! Bye. Ikaw, naglalubo tayo! Ah! May angal ka! Sino yan? Manliligaw mo ba yan? Hindi po! Siguro dun, mayayari ka sa akin. Hindi ka nga makagawa sa gawain bahay kasi manliligaw ka. Aray! Bilis yun! Balangay! Melody, asan si Jiger? Pumunta po sa school. Hindi po ba nagpaalam na naman sa inyo? Hindi. Pasaway talaga. Magpa-follow up lang daw po siya tungkol sa tutor niya. I see. Bakit niya po pala natanong, ma'am? Sasabihin ko kasi sa kanya na nag-email na sa akin yung school at nag-send na rin ng email address yung tutor niya. Nagpakapagod pa. Sana pala, ma'am, nagtanong na lang sa inyo. Brad, anong ginagawa mo dito? May ipapalo up lang ako. Marami bang tao? Wala naman masyado. Sige, Brad, pasok na ako. Sige. Inip. Kapagod. Bin, makainit. Dapat pala nag-shades ako. Ang araw mo. Anya! Ano po yun? Si inay. Kaiinit, uutos na naman. Bilisan mo! Po yun. Bili mo nga ako ng kape. Hira po. Nagre-reklamo ka ba? Oh, bilisan mo. Pagtimpla mo na pati ako. Nasukli ha. Hindi nagbabalik na sukli.
Pabili! Pabili! Ano yun? Kape, yung kasing itim ni Jordan. Listen mo, bagal mo, parang pagong. Yan na yung kape mo. Bakit na natala ka pa yung eh may bubong naman? Okay mo, isa tumatagos yung init. Masisira kasi yung bubong namin. Bakit sa bubong? Ikaw ba natin? Ito. Nakakaloka kayong dalawa. Naloloka na nga ako sa pinapanood ko. Utang na loob, huwag na kayong dumagdag. Kayo eh. Pakalimera yung pamakin mo! Ang saka, ano pati yung narinig ko kakulit yung kape mo hawak ha? Lumayos ka naman! Oh, ako talaga, ako'y nagtitimpilaan doon sa babae niyo. Huwag na huwag ka nang pipili dito! Yeah. Hindi ko na alam! Ako, wala nang bibiling tanya, wala! Hindi pa kinuha yung sukle! Ay, bayain ha! Kakainit ng ulo si Layla. Gigigil ako. Pangit mukha ni Jordan. Hoy! Iniimik mo dyan yung kape ko. Ano na po? Nagre-reklamo ka ba? Di po. Hindi na pa ito pabulong-bulong. Sarap po ba? Saan ka nakakita ang kape hindi mainit? Sinabi ko bang malamig? Pait-pait! Ikaw uminom dito! Ikaw uminom! Saya ko talaga sa kape, bata ka. Wala ka nang naitutulong dito. Inumin mo yan! Kung nakita ko yung di mo inom. Ay, tubig. Ala! Wala po. Kanyang bago. Talaga! Ay, salamat. Mainit na rin yung kape ko. Pagod maglaba. Sama na talaga ng kamay ko. Akala ba? Sure, salamat. Magandang umaga din. Oh, ikaw pala, Jacob. Kamusta tulog mo? Ito, ayos naman. Ikaw? Ayos lang din. Sige, kakausapin ko lang. Sige, dito na ako. Paano niyo nalaman? May natutulog bang nakadilat ang mata? Aso na yun. Ang alam ko dito ka lang nilagay yun. Excuse me. Dito ba yung room ng pasan ng requirements for scholarship? Ah! Nay! Ligo lang po ako. Ubusin mo yung tubig ha! Wala akong nakita dun tubig. Patay ka sa akin. Isnan! Sabi ni inay, ubusin ko daw yung tubig. Pero pag wala siya nakita, yari. Ah, ano ba talaga? Kalito ng utak. Mom, nag-text na po sa akin si Jagger. Malapit na daw po siya matapos. Mabuti naman. Siya nga pala anak. Kamusta naman ang pag-aaral mo? Okay naman po, Mom. Nabawasan na din po yung isipin ko. Ah, mabuti naman. Kayo ng kapatid mo, ayos lang ba kayo? Yes, ma'am. Okay naman po kami sa isa't isa. Mabuti naman kung ganun. Sana kami rin. Hindi ka naman po matitiis ni Jagger, ma'am. Sana nga, anak. Hoy! Pupunta daw dyan si Jagger. Balitaan mo ko, ha?
Ngayon ko lang napagtanto. Naganto pala mo yung love si Tanya. Asan na yun? Ang alam ko dito ka lang yun na gayon. Excuse me. Dito ba yung room ng pasan ng requirements for scholarship? Sir? Sir? Okay ka lang po? Oo, okay lang ako. Dito ngayon hinahanap mo room. Sige, salamat po. Kaano-ano kaya siya ni Tanya? Bakit hindi ko siya nakikitang lumalabas? Bakit kaya wala pa si Marvin? Di ko din po alam. Ayan kasi, masyado mo sinasaktan. Totoo naman kasi, kesa nang paasahin ko siya, kahit wala naman siyang pag-asa sa akin. Alam mo, napakaganda mo talaga pamangkin. Pero, hindi ko siya sinaktan. Pinili niyang masaktan. Ay naku tita, huwag na natin siya pag-usapan. Ako, konsensya lang ako. Ay, katatagal mag-reply. Lo, ang pangit ko na. Mukha na pala akong lotion. Baka matainap sa akin si Jiger. Magpaganda. Tsaka pati ang itim ko na. Nakaukulutos ni inay. Kainit-in. Tanya! Ano bang oras ng uwi ng pinsan mo? Di nasagot tong batang to. Uy, Tanya! Nagsabi pa sa'yo ang pinsan mo kanong oras uuwi? Hindi po. Tagal naman ng batang yun. Bumili ka nga muna ng bawang sa tindahan. Ngayon naman nakakapagod. Saan nyo na nga po akong maglaba? Aba talagang, nagre-reklamo ka ba? Huwag kayo kumain ha! Ay na nga po, ibigay. Bilisan mo! Di ba may sukulian ka pa doon? Kakalikalimutan mo, bumili kang bawang! Pabili! Ano yun? Bawang! Pakuha nga tito na bawang dyan! Bilisan mo! Tagal mo. Sandali! Ito yung sukli ko kanina, hindi kayo nagsusukli. Kawasa, nakalimutan mo. Takaw sa pera. Sandali! Nangyari dun? Mga ugali ta. Pag nag-awdi ako. Pagkada, humingi yung aso. Hulaan mo na pa, Martin. Hindi ka pa ba sanay sa ugali niya? Sumagay. Sumagay yung babae niya. Tita. Stress. Oh. Akala ko umuwi ka na. Diba sabi ko naman sa'yo, hihintayin kita. Ikaw talaga. Kakahiya naman. Naabala pa yata kita. Hindi no. Kamusta? Natapos mo ba yung mga pinapagawa sa'yo? Oo. Kaso medyo maraming pinapilaban sa akin, pero okay lang naman.
Buti naman, para hindi ka na rin pabalik-balik dito. Nakakapagod kaya. Okay lang naman. Tara na. Sige. Papunta na daw yung pinsan niya dito. Really, Mom? Good to know. Ang tagal ko din hindi nakita si Kane. Kailan daw pupunta niya dito? Maybe today or tomorrow. Nalumbay na po yata sa Manila, kaya pupunta dito. Siguro nga. Salamat ha, kasi hinihintay mo akong matapos. Wala yun. Di ba sabi ko naman sa'yo, handa akong hintayin ka. Ha? Hintayin ka kanina lumabas, di ba? Ah... Sige, salamat. Una na ako. Sige. Ano na naman nangyayari sa'yo, pamangkin? Bakit kasi maot ka? Tingnan niyo po kasi si Kuya Tita. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Kaya pala napakadaming pabong pinstit kanina. Pabango mo. Amoy dahon na madilig kakao. Okay mo. Di naman ni ko yung aamoy. Bango nga eh. O sige na Layla. Alis na ako ha. Pagbakbak. Tia. Ano po? Oh, bakit ngayon ka lang? Marami po kasing pinapilapan. Ah, eh, kamusta naman? Bali, okay naman daw po. Babalik na lang daw po ako next week para sa exam. Mabuti naman. O siya, mag-ayos ka na at kakain na tayo. Sige po. Doon na yung kanin. Bakit? May dumi ba ako? Ano yun ha? Ikaw ha? Nag-date kayo ni Charles, no? Yay, bagay kayo! Tanya, marinig ka ni Tia. Bakit? Sinasabi ko lang naman yung totoo na bagay talaga kayo. Teka nga. May sakit ka ba? Parang kailan lang, ayaw na ayaw mo makikita kami magkasama ni Charles. Wala! Alam mo kasi pinsan, na-realize ko kasi na mabait pala talaga si Charles. Kaya, boto ko sa inyo. Ikaw ha, di mo. Iba ka na. Mas na ba yung nagayin ko? Magkakain na kayo! Kakain na tayo! Sige po, Tia. Punay. Ano ko, sarap mabusog. Kapag ikay nagluto, di kagaya ng isa dyan. Facebook ng Facebook, di man nang tumulong. Pakain ko sa yung cellphone. Hindi na ako kakain sa susunod. Talaga! Ahem! Tia, mabigay na po pala sa akin yung magiging lesson ng tuturuan ko. Mabuti naman. Taga saan yung tuturuan? Ah, hindi ko rin alam, pero nabanggit sa akin na taga dito sila sa probinsya. Tanong ang tanong. Gumaya ka dyan, may scholarship. Tamat-tamat doon mag-aral. Sabi nyo nga po, mahina yung utak ko. Ipatutunay mo nga mahina utak mo! Bumunawuro ka kasi Facebook. Ano to? Oh my gosh! Mom! Mom!
What's wrong? Are you hurt? No, ma'am. Matutuloy na po kasi yung trip namin sa Baguio. Ah, ayun ba yung tinutukoy mong 8 days training and seminar? Yes, mama. I'm so excited. Eh, kailan daw ang alis nyo? Bukas na po. Bukas agad? Ang bilis naman. Yes, ma'am. Hinahabol din po kasi nila yung magiging trainer namin. Mga professional daw po, kaya ang daming gathering. Oh, ano pang hinihintay mo? Mag-ipake ka na. Yes, sige. Tulungan po na kita. Sige po. Kaya na doon. Kakaloka. Oh, masyado kayong effort. Iisa naman ang laman. Dito nyo pa nilagay. Kala ko, di na kayo babalik. Gutom na ako. Siyempre, tita. Ikaw pa ba? Makakalimutan ko. Siyempre, hindi. Mahal. Ayoko na ganyan. Ayoko. Kainin mo na yan. Sige po, kuya. Sarap ba to? Ay. Itang pa lang po si Karimi. Baka nabuhol na po yung tali na. Kuya, sama ko. Tara. Kuya, patapuhin talaga yung anak mong bunso. Ang suso. Suso kayo ka. Yeah. Sige naman, pupunta ko naman yung mga panang. Bye, kuya. Asal yung alimin. Sabay ka dito. Wow. Ano bang gagawin ko? Malamig na yung tinapay nila. Excuse me? Ano yun? San dito yung Baryo Maligalig? Diretso ka lang dyan. May makikita kang karatula ng Baryo Maligalig. Okay, thank you. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.